Hi guys, magandang umaga po. Assalamualaikum. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po, ang paggawa naman ng itlog na malat ang isusubukan nating gawin. Ituturo ko po ang tamang paggawa ng itlog na malat. For the meantime, pakakainin ko mo muna po ang aking mga alaga. Ang alagang pato. Yung pong mga excess na itlog ng aking pato ay siya pong ginagawa kong itlog na malat. Kasi po hindi lahat pinapalilim ko. Masyado pong marami kung lahat papalilim ko. So yung mga excess na itlog lang po ang ginagawa kong itlog na malat. Ayan po ang aking mga alaga. Sa likod bahay lang po ito. Kaya po tinawag na backyard duck raising. Pag ganito pong summer, parating na summer, doon ako nagpapalilim ng itlog. Kasi po pag kagulan, medyo mahirap pagpalilim ng itlog. Kasi po gawa nung nababasa po yung mga itlog, tsaka marami pong namamatay na sisiw. Ayan. Ito po mga, yan po ang aking mga alagang pato o bibi sa likod ng bahay. Kaya kahit po kayo, pwede kayong mag-alaga kung meron kayong space sa inyong likod bahay. Libangan po paggising sa umaga pagkatapos mag-almusal. Ito po ang daily routine ko. Pagkatapos ko magkape, ito po, pakakainin ko po itong mga alaga kong pato. Narito po yung kanilang itlog. Yung mga excess po ang pupulutin ko. Pero po merong naglilimlim. Ayan po sila. Ito po. Kukunin ko na to. Kasi mga excess na to. Magtitira na lang ako ng mga ilang itlog para hindi sila pagtampo. Kasi po kung kukunin mo lahat, hindi na mangingitlog yung pato. Yan po yung mga itlog ng pato. Ito pong maliliit na to, mga bagong ano, bagong nangingitlog. Pag maliit po ang itlog, mga dumalaga.
Nag-iwan ako na ng dalawa. Ayan. Nag-iwan po ako ng dalawang itlog bawat pugad. Ito po itlog ng manok. Yung manok kong 45 days. Hindi ko na kinatay. Pinalaki ko. Ito po nang itlog siya. Dito rin po meron ding naglilimlim. Ayun ko kung ilan na. Ilang itlog ang... Ito po siya o. Oh. Ayan po. Naglilimlim. Pag napisa po itong mga itlog, ilalagay ko po sa isang kulungan. Kung halos magkasabay silang napisa nung isang nangingitlog, naglilimlim, pagsasama ko po, isa na lang yung inahing isasama ko sa kanila sa mga sisiw. Dito rin po, meron ding naglilimlim dito. Ayan po itlog niya. Ayan po. Ito po, sobra na to. Kailangan tanggalin kasi po hindi naman mapipisa to. Pag sumobrang dami. So, tatanggalin ko itong isa. Sasama sa gagawing itlog na malat. Ito po. Pag umulan po, dito sila pupunta pag para hindi po sila mabasa. Ayun pong itlog, ang manok na ng itlog, nag-iisa po siya. Pero meron din po akong manok na native na sambay ng dalawa. Ayun po. Dito rin po meron ding nangingitlog. 2, 4, 6, 8, 10. 10 na ang itlog. Dito rin po, meron po naglilimlim. Ito po yung manok na binili ko ng 400 pesos. Yung pong Rhode Island, yung malalaki pong lahi, lalaki, para pag nangingitlog na yung manok kong native, ipapa-crossbreed ko. Ito po, ang nanglilimlim na pato ko siya. Ayan po. Sobra-sobra yung ano niya, yung itlog niya. Kaso po, hindi ko na ma... kuwang gawing itlog na malat kasi po baka ayun po baka po medyo ano na siya, meron ng sisiw, so papayaan ko na lang po. Pag medyo malaki na po yung sisiw, dito ko naman itatransfer yung sisiw ng pato. Pag medyo malaki na, hiwalay ko na po sa kanilang ina nun. Punog po na mga ito. Yan yung mga medyo malilit na yan. Bagong lipat lang galing sa isang kulungan. Yung pwede na pong pakawalan. Yan po sila. Hindi po mahirap alagaan itong mga pato. Basta pakakainin mo lang ng kahit na darak. Kasi po mahala yung kung bibili kayo ng pids. Ako po ang ginagawa ko, pinaghalo ko yung palay at saka darak.
Yun po. Pag nag-aani ako, nagtatabi ako ng palay para sa kanila. Kasi po, medyo mura yung benta ng palay. Para po hindi na ako ganong bibili ng darak. Kaya, nagtatabi ako ng pagkain ng mga pato. Kahit na ilang sako lang. Hanggang sa mag-harvest na uli ako ng palay. Ngayon po, papakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng itlog na makalat. Meron po akong finished product doon. Papakita ko rin sa inyo. Baka bukas po pagpunta ko sa farm, doon ko na lang ilalaga yung itlog kasi po magastos sa stove, sa LPG. Dapat po pakuluan ng matagal para po yung gitna ng itlog magmamantika. Kasi po pag yung ibang binibenta, lalo na't maraming demand, sandali lang pong nilalagayan. Sandali lang pinapakuluan. Kaya kuminsan po parang nilagang itlog lang. Sige po, punta tayo sa ano. Sa paggawa ng itlog na malat, ituturo ko po sa inyo yung dati ko pong ginagawa nung nag-aalaga pa ako ng itik. Actually po, after po ng Mount Pinatubo eruption, 1993, nagumpisa po akong nag-alaga ng itik. Una po, 250 pieces. Tapos po, nag-expand ako hanggang humabot ng 5,000. Nung naging 5,000 na po, araw-araw, kada umaga, nagko-collect ako ng itlog ng itik ng minimum of 4,500. Meron po kaming buyer na taga Laguna, ginagawa pong itlog ng balot. Ginagawa pong balot. Tsaka taga Manila, yung taga Pateros. Sila po ang pumupunta sa amin. Katapos po, merong pinipili rin po yun. Kasi po pag manipis ang balat, nire-reject nila. Gusto nila yung medyo makapal ang balat. Kaya po ang ginagawa namin nun, meron kaming isang kasama na buwibili ng talip-tip sa may Laguna de Bay. Binibili po namin yun pera sako. 33 pesos yata yun, kalating sako. Yun po pinapakain namin sa alaga naming itik para po kumapal yung balat, yung ano ng shell ng itlog para po minimize po yung reject. Yun naman pong mga reject na itlog, yun po ang ginagawa kong itlog na malat. Pero ingat lang po kasi pag manipis ang itlog, may tendency na mag-crack. Papasukan po ng ho dyan pag ginawa niyong itlog na malat. So, bago po gawing itlog na malat, hugasan pong mabuti para makita natin yung crack ng itlog. Ngayon naman po, hugasan natin yung mga itlog. Para po makita natin yung kung meron silang crack sa kanilang balat.
Ito po. Ayan, tignan niya po. Meron po siyang crack. Hindi po siya pwedeng gawing itlog na malat. Papasukan siya ng uhod sa loob. Mabubulok din siya. So, sasama na lang sa mga piprito o ilalaga. Ayan po. Hugasan na, malinis na yung ano. Gagawa naman tayo ng sangkap sa itlog na malat. O meron akong nakareding lupa na kinuha ko sa bahay ng mga anay, yung nuno sa punso. Ito po kasi madikit itong klaseng lupang ganito kasi po yung mga anay, yun po ang ginagawa nilang bahay. Ang ratio po ng paggawa ng itlog na malat ay 1:1. Isang basong asin saka isang basong lupa. Ayan po. Kulang pa. Pero kung gusto nyong medyo malat, dadagdagan pa ng asin. Nasa inyo na po yung kung gusto nyong malat. Ayan po. Katapos po paghaluin itong asin at saka lupa. Pag naghalo na po to, lalagyan ng konting tubig. Yung sakto lang po. Yung katamtaman lang yung para malagyan ng pabalutan ng putik sa ginawa nating putik, yung balat ng itlog. Ito po, medyo sumobra siya sa tubig. So, mag-add na lang tayo ng lupa. Tsaka asin. Ayan po, medyo malagkit na siya. Gaad din ako ng asin para po yung ratio niya parehas. Ayan po. Ganito po yung tamang paggawa ng itlog na malat. Ganito po. Ilulublob sa ginawa natin putik. Ayan po, ikot. Ito po, nabalutan na. Ngayon, dapat meron kayong nakahandang lalagyan, yung sisidlan, kung saan nyo siya ilalagay. Meron po ako ditong finished product. And ito po. Ito po yung finished product ko. Pwede na pong ilaga to. Bukas po, dadaling ko sa farm. Doon ako maglalaga ng itlog na malat.
Yung sa gayon, makatipid po sa LPG. Ayan po ang finished product. Saka ito rin po. Ito po, ayan, ayan po. Nakabalot sa putik. Bago nyo ilaga, siyempre, tanggalin yung putik sa eggshell at pakaluin sa tubig. Take note po, wag nyo pong tatakpan pag naglalaga kayo ng itlog na mahalat or kahit na anong klaseng itlog. Kasi po, pag tinakpan nyo, may tendency na magka-crack yung pong itlog. Pag medyo mainit na po, pwede nyo takpan yung umpisa. Pag mainit na, saka nyo tanggalin yung takip ng pinaglulutuhan para po maiwasan yung pag-crack ng itlog. Pag-crack ng balat. Ito po mga ano to, mga hindi kasali sa topic natin to, pero bilang isang diabetic, nagtanim po ako ng insulin plant. Ayan po. Meron din po ako ng mga imbes na garden sa harapan, kinonvert ko po sa nagtatanim po ako ng sari-sari iba't ibang gulay. Ito po mga sili, may punla akong. Ayan po, si Mrs. Plantitos naman. Ayan po sila. May kamuting tinatalbos. Meron akong seedling na papaya, kamatis, luya. Meron din akong dragon fruits. Ayan po, mga sili. Ito po ay yung ano naman. Nagtampo na yata yung grapes. Ito po yung mga dragon fruits. Ayan po, dati po kasi Bermuda to. Ang nakatanim dito. Bermuda grass. Eh, tinanggal ko na po kasi po, wala namang pakinabang yun. Ito po, yung palaspas naman. Ayan po. Yung mga sinuksok kong mga papaya kahit na payat sila, pero magaganda lang po ang klase ng bunga. Ayan po yung mga sili. Siling labuyo po yan. Ayan po. At saka yung kamuting tinatalbosan. Sana po kahit paano meron kayong natutuhan sa paggawa ng itlog na mahalat. Hindi pa pala naka-prepare yung lalagyan ko ng itlog, yung ginagawa kong itlog na mahalat. Pero po, tulad na itong demo ko na to, ganito lang po ang paggawa. Ayan po. Tapos yung lalagay sa isang lalagyan. Ayan po. Hanggang sa maubos po yung ginawa niyong putik. Ayan po. Pag natapos na po yun, tatakpan, lalagyan ng date kung kailan na ginawa. After 15 to 16 days po, pwede na kayong mag-try, maglaga kung okay na. At kung hindi pa po mainam para sa inyo, pwede nyo pong i-extend. Kaya po maglaga kayo, mga dalawa lang. Mga dalawang pirasong itlog lang po. Nang sa gayon, gusto nyo pong mapa-extend,
Kasi po na habang nag-extend po yung ano, lalong umaalat yung itlog na maalat, yung puti umaalat, tsaka nagmamantika po yung gitna. Ayan po. Nabanggit ko kanina, yun pong nung mag-aalaga ako ng itik, umabot nga ng 5,000 heads sa ang nangyari po kasi sinubok ako ng Panginoon na kasakit po yung aking mga alagang itik. Nagkaroon ng sakit na avian fest, yung pong natutunaw po yung atay. Yung pala mula sa pagkaitlog katapos napisa, andun na po yung sakit na yun. Pina-check po namin sa UP. Yun po ang naging findings. Meron po silang avian fest. Yun po yung natutunaw ang atay. So, araw-araw po ang namamatay. Minsan 100, 200. Ibinabaw ko na lang po sa lupa para po hindi kumalat sa iba. Yun po, hanggang sa maubos. Nung maubos po yung aking mga alagang itik, hindi po ako nawalan ng pag-asa. Ikinumbert ko naman po sa piggery, yung kulungan po ng mga itik. Kasi po, nakakulong yun, hindi gala. Wala po sa bukid. Nakakulong po yun. Nagpagawa ko ng mga tirahan nila. Structure yung yero. So, yun po, ginawa ko. Kinonvert ko po yung kulungan nila sa baboy. Nag-alaga po ako ng baboy. Umabot po ng 100 pieces yung aking alagaing baboy. Mga patiner. Nung time na yon, nung kasalukuyan po akong nagbebenta nun. Una 60 kilos, isang patiner, hanggang umabot po ng 90, 100, kaya po umabot ng ganun. Yung foot and mouth disease naman po sa Bulacan ang dumating. Although sa amin po, wala pang foot and mouth disease, apektado naman po ang merkado. Minsan po, nagkakataya ko, pinapautang ko na lang ano lang isang baboy 2 or 3,000 pesos hanggang sa naubos na rin yung aking mga alagang baboy. Yun po, tumigil muna ako. Nagbasakaling makakuha ng panibagong puhunan, nag-abroad po ako sa Saudi. Ito po, medyo pinalad ng kaunti na pagtapos ko po yung mga aking mga anak at nang nakapagtapos na po sila, ako naman yung umuwi. Sila naman ang nag-abroad. Sa ngayon po, meron na akong apo. Ang ginawa ko po para may libangan, although devastated ng lahar yung lupa ko, unti-unti po ibinalik ko sa dati si yung lupa ko doon. Pinatanggal ko po yung topsoil, yung buhangin, mga tumubong malalaking ipil, yung tambo, talahib. Nag-hire po ako ng payloader. Tsaka, nung pinapatag ko, grader.
Medyo meron din pong gastos. Ayun po, sa tulong ng may kapal, naibalik ko sa dati yung aking lupa. Nagkaroon na ako ng taniman ng palay, taniman ng gulay, taniman ng mga bearing fruits, tubo, mais, kasaba, yung kamuting kahoy po. Kaya yun po ang aking libangan ngayon bilang isang senior citizen farmer dito sa Pampanga. Hinihikayat ko po yung mga kapwa ko magsasaka na huwag po tayong tumigil sa pagtatanim. Although yung pong palay nung nakaraang harvest, nagmura, maabot ng 10 pesos lang, ako po hindi ako tumigil. Ang layunin ko po, kahit sa maliit na paraan, makatulong ako sa aking kapwa Pilipino. Kasi po, pag ilang magsasaka ang tumigil sa pagsasaka, ilang Pilipino po ang magugutom. Hindi po tayo kayang tustusan ng pag-aangkat ng bigas sa ibang bansa. Kasi po, kahit sila ngayon, nag-aangkat na rin yata ng bigas sa ibang bansa yung mga karatig nating bansa. So, dapat po tayong mga Pilipino, matuto tayong mag-stock ng ating sariling ani para po nang sa gayon, hindi natin maranasan uli ang taghirap sa bigas. Nung pong nag-aaral ako, naalala ko pa na umulan ng 40 days. Naghirap po ang mga sambayan ng Pilipino sa bigas. Nung po nag-aaral ako noon, pipila ako sa NFA retailer. Katapos po, meron pang halong mais yung bibilin kong bigas. Dahil hindi po kami sanay, kinakabagan po kami pag kinakain namin yung may halong mais. So, sana po hindi na tayo umabot muli sa ganong pandemya. At makatulong po tayo kahit sa maliit na paraan sa ating kapwa. Kaya tayong mga magsasaka, mga kasaka, mga kabukid, mga kabayan, magtulungan po tayo para po sa ating bayan. Kahit po minsan medyo nakakalimutan tayo ng ating pamahalaan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Nandyan po palagi ang pong may kapal. Sige po, maraming salamat. Sana po may natutuhan kayo sa aking video na to. Abangan nyo na lang po ang aking next vlog sa aking sakahan. Yung pag-araro naman ng mais. Pwede na pong araruin yung mga pinatanim kong mais. Sige po, maraming salamat. Ingat po kayo. At sana po ilayo tayo sa anumang kapahamakan o sakit ng ating pong may kapal. Maraming salamat po. Bye-bye. Masalam. Jesus loves you. We'll be right back.